Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa aring channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. So dahil nga po sa tinamong life-threatening injury ni Teofimo Lopez Jr., ay palaisipan tuloy ngayon kung muli ba natin siyang makikita sa ibabaw ng lona. Sa naging panayam nga po kasi ng kanyang handler at top rank promoter na si Bob Arum, ay napakaswerte nga raw po ni Lopez at hindi siya binawian ng buhay noong gabing yon. Dahil ayon nga daw po sa mga doktor, ay kung tinamaan ng isang matinding suntok ang dibdib ni Lopez, ay baka ikamatay daw po niya ito. Ayon pa kay Bob Arum ay araw-araw niyang kinakamusta si Lopez at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin bumubuti ang kalagayan nito. Kaya naman hindi siya sigurado kung muli nga bang makakabalik sa pakikipaglaban ang 24 anyos na boksingero. Pero kung sakaling makarecover nga daw po si Lopez ay palalabanin lang niya ito sa mas mataas na dibisyon. Nakuha nga po kasi ni Lopez ang kanyang injury dahil sa maling paraan ng pagbabawas ng timbang. Ayon pa kay Bob Arum ay mayroon naman daw pong nutritionist ang kampo ni Lopez at kasama nila ito sa mga nakalipas na laban. Pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang itong sinisante at nagsulo nga po sila sa weight management. Sa kabilang balita naman po, matapos ang mahigit 2 taong pamamahinga ay muling magbabalik sa ibabaw ng lona ang former unified welterweight champion na si Keith one-time Thurman sa darating na January 29. Ayon nga po sa kilalang boxing insider na si Mike Coppinger, ay lalabanan po ng 33 years old boxer na si Thurman ang former WBA lightweight champion na si Mario Barrios na kaparehas niya ay galing rin po sa unang pagkatalo. Ito naman ay kontra kay Gervonta Tank Davis. Sa kasalukuyan si Keith Thurman ay may record na 29 wins, 1 loss with 22 knockouts habang si Barrios naman na aakyat ng timbang papuntang welterweight division ay may karatadang 26 wins, 1 loss with 17 knockouts. Samantala, balitang Philippine boxing naman tayo mga brad. Nagkaharap na nga po ang dalawang Pinoy na sina The Filipino Flash Nonito Donaire at ang asasin na si Raymart Gaballo sa unang pagkakataon. Sila nga po ang main event ng Showtime Boxing sa darating na December 11 para sa WBC Bantamweight Belt. Sa naturang press conference mga brad, ay kitang-kita ang respeto ng dalawang mandirigma sa isa't isa, kung saan ay tinulungan pa ng WBC champion ang challenger na i-translate sa wikang Ingles ang nais iparating ni Gaballo. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan sa labas ng ring ay sinigurado naman ng future Hall of Famer na pagkakit nila sa ibabaw ng lona ay isasantabi niya muna ito. Ayon naman sa 25 anyos na boksingero ay isang karangalan nga po na makabahagi niya sa ibabaw ng lona ang kanyang idolo. Nagsilbing lesson daw po para sa kanya ang nakalipas niyang laban at dahil nga daw po doon ay malaki ang kanyang naging improvement. Pinaghandaan daw niyang maigi ang pamatay na left hook ni Donaire, kaya naman handa na siyang umakyat sa ibabaw ng lona at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang inaasam-asam niyang kampyonato. So yun lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.